Check natin yung banana natin. Kumusta ng banana natin? Ang liit pa. Bali, dalawa yan, guys. Check ko to. Meron ding isa dito. Ayan. Maliliit siya yung ano, parang pandak siya na banana. Ewan. Oops! Ba't ang dumi niyan? Saan ba nang gagaling yan? Ano bang meron sa taas? Ha? Patingin. Meron bang ano sa taas? My bird ba? Asan? Bulaga! Yun, oh, may paniki sa taas. Hey, Mr. Paniki. Kaya pala, nagdudumi yung ano, madumi yung banana leaves. Kasi nandyan ka pala nakahanging sa taas. Taga saan ka, Paniki? Hey guys, may paniki. Nakahanging siya, oh, yung mata niya kakatakot. Tignan nyo. Yan. May kwento kaya ang paniki? May alamat ka kaya kung saan ka nang galing? Yan ang i-research ko. May kwento kaya ang paniki, guys? Let's see. Try natin. Is this how you Ating pakinggan naman ang kwento ng paniki. Makinig mabuti at aking isalaysay sa inyo ang kwento o alamat ng paniki. Noong unang panahon ay mabibilang lamang sa mga daliri ang mga ibong nagliliparan sa kalawakan. Bawat uri sa kanila ay may kanya-kanyang pamilya. Ang pamilya paniki ang itinuturing na may kamaganda at may makukulay na pakpak. Mahahaba ang kanilang buntot. Bukod sa mga katangiang iyon, ay mapupungay rin ang kanilang mga mata. Isang araw sa isang kagubatan, dumalaw ang diyosa na may hatid na masamang balita. Magkakaroon ng 3 araw at 3 gabing patuloy na pag-ulan. Mga nilikha kong ibon, paghandaan natin ang mangyayaring ito. Mag-ipon kayo ng pagkain. Gilin ng diyosa. Sa pinakamataas na puno ng balete, sa gitna ng kagubatang iyon, sa pamumuno ng pamilya Aguila ay nagtipon-tipon ang lahat ng mga ibon kasama ang kanikanilang pamilya gaya ng pamilya Pipit, Uwak, Kalapati, Tagak at Paniki. Kailangan magkaisa tayo para makalikom ng mga pagkain, mungkahi ng tagapagsalita ng pamilya Aguila. Nagkaisa ang mga ibon na sa punong iyon ng balete, dadalhin at ipupunin ang mga pagkaing malilikom nila. Lahat ay mag-aambag ng pagkain para sa pagdating ng 3 araw na walang tigil na pag-ulan. Bago kumalat ang dilim, ay nagkikita ang lahat ng ibon sa puno ng balete. Ang nalilikom nilang mga pagkain ay binabalot nila sa dahon ng saging at kanilang isinasabit sa mga sanga ng punong balete. Ngunit, tanging ang pamilyang paniki ang hindi nakapagdadala ng pagkain. Nunong Agila, e pagpaumanhin mo, wala talaga kaming maiambag. Gutom na nga kami sa paghahanap sa buong kagubatan, pero wala kaming makitang pagkain. Sabi ng ama ng pamilya Paniki. Tingid sa kalaman ng lahat na tuwing gabi at natutulog na ang iba pang mga ibon ay sinasagawa ng pamilya Paniki ang paghahanap ng pagkain. Iniipon nila ang mga pagkain kanilang nahanap sa ibang malaking yungib na kailangan kanilang natagpuan malayo sa puno ng balete. Hindi naglaon, dumating ang 3 araw at 3 gabi, walang tigil na pag-ulan. Sa mataas na puno ng balete sa ilalim ng makakapal na sanga at dahon niyon, sumilong ang mga ibon. Dala ng awa sa pamilya Paniki, ibinahagi ng mga kasamahang ibon ng naipong pagkain sa mga ito. Doon ay maligaya silang kumakain tuwing sila ay nagugutom.
Pero nang matapos ang tatlong araw na walang tigil na pag-ulan, nagulat ang lahat nang may malanghap ang mga ibon na masangsang na amoy. Tinuntun ang pinunong agila ang pinanggagalingan ng amoy. Nang makarating siya sa isang malayong yungib, laking gulat niya nang makita niya sa loob niyon ang mabulok at sirang pagkain. Hindi na maaaring pakinabangan ang mga iyon. Malaman ng Diyos ang tungkol sa mga nasirang pagkain, nagalit ito. Sinong may kagagawan nito? Natakot ang anak na paniki, kaya hindi ito napigilang magsalita. Sabi po kasi ni Ama, itago raw namin dito ang mga pagkain na kukuha namin at huwag sasabihin niyon sa ibang ibon. Kapag naubos na raw ang pagkain sa punong balete, kami ay mayroon pa at hindi mauubusan. Nahiya at nanlumo ang amang paniki. Patawad po, mahal na Diyosa. Hindi ko mapapatawad ang katusuhan ninyong pamilya, paniki. Dahil sa ginawa ninyo, parurusahan ko kayo. Nagagalit na tugon ng Diyos. Nang mga sandali ring iyon, biglang nag-ibang anyo ng pamilya, paniki. Laking gulat na lahat ang makitang nahalin lang nang mga mabalahibong itim at pakpak ang dating magaganda at makukulay na pakpak ng mga ito. Sa batis nakita ng mga paniki ang ipinalit na pakpak ng Diyosa. Nagulat sila sa kanilang nakita. Patawarin niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng pangalawang pagkakataon. Hindi na kami magiging tuso. Pagpamakaawa ng amang paniki. Nag-isip ang Diyosa, sige, bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon, ngunit oras na ulitin ninyo ang iyong ginawa ay hindi ko na kayo mapapatawad pa. Nangangako po kami, sabay-sabay na sambit ng pamilya, paniki. Agad na binawi ng Diyosa ang sumpa nito, binalik nito ang dating magagandang pakpak ng mga paniki. Isang araw, muling pinulong ng Diyosa ang mga ibon. Magtago ang haring araw at inang buwan sa kalangitan ng pitong araw at pitong gabi. Kausapin ninyo ang haring araw na bigyan kayo ng liwanag para maipon ninyo iyon. Kakailanganin ninyo ang maiipong liwanag upang may gabay kayo sa kagubatan pagdating ng pagdidilim ng pitong araw. Muli ay nagkaisa ang mga ibon. Sa pamumuno ng pinunong agila ay humingi ng liwanag ang lahat sa haring araw. Sa mga tuyong sanga ng madre kakao, inilagay ng haring araw ang liwanag na ibinibigay sa mga ibon. Isinasabit naman ng mga ibon ang mga ito sa malaking puno ng balete. Ngunit gaya ng dati, ang pamilya paniki ay muling nakiusap sa mga ibon. Ipagpaumanhin ninyo, wala kaming makuhang liwanag, sabi ng amang paniki. Bakit? Matigas na tanong ng pinunong agila. Masyadong mabagsik ang liwanag ng araw, sabi ng amang paniki. Masakit sa mata at hindi kami makakapit, sabi ng inang paniki. Lumapit ang agila sa anak na paniki. Totoo ba ang sinasabi ng iyong ama at ina? Tumango ito. Hindi na bale, sabi ng isang kalapati. Pinunong agila, tayo na lamang ang mag-iipon ng liwanag. Bibigyan na lang natin sila. Nagkaisa ang mga ibon at sumang-ayon sa mungkahi ng kalapati upang maiwasan ang pagtatalo. Muling nagtungong lahat ng ibon sa haring araw at humingi ng kanilang liwanag maliban sa mga paniki. Nagniningning ang puno ng balete sa dami ng ilaw nang mapuno nila iyon. Ngunit lingid sa kaalaman ng iba pang mga ibon, pagsapit ng gabi, kapag tulog na ang lahat, ang pamilya paniki ay nag-iipon din ng liwanag. Ito ay hinihingi nila sa inang buwan. Muli sa malayong yungib itinago ng pamilya paniki ang mga liwanag ng kanilang mga naipon.
Nang magtago ang haring araw at ang mga inang buwan na sa kalangitan, ang lahat ng ibon ay nangbitbit ng liwanag na nagsisilbing gabay ng mga ito. Ang pamilyang Paniki ay umasa sa bigay ng mga kasama nila. Ngunit hindi pa man natatapos ang 7 araw na walang liwanag, naubusan ang liwanag ang mga ibon maliban sa mga Paniki. Nagduda ang ibang mga ibon at nagtungo sila sa yungib. Nagulat sila sa kanilang nakita ang itinatagong liwanag ng mga Paniki. Bumaling ang punong agila sa mga Paniki. "Likas na mga tuso kayo, Paniki! Nag-ipon uli kayo upang sa gayoy. Kapag nawalan na kami ng lahat, ay mayroon pa kayo," sabi ng kalapati. "Magulang kayo," sabi ng isang tagak. "Makasarili," sabi naman ng isang loro. "Maramot," sigaw ng isang uwak. "Sinungaling," sigaw ng isang pipit. Narinig ng Diyosa ang nangyayari, kaya't nagtungo ito sa mga ibon. "Patawarin niyo kami, pagsusumamo uli ng amang Paniki. Hindi ko kayo mapapatawad sa inyong ginawa sa pagkakataong ito, mga Paniki. Pagsisisihan ninyo ito, malumamay, ngunit matigas ang mga salita ng Diyosa." Sa isang kumpas lamang nito ay nag-iba ang anyo ng mga Paniki. Nagulat ang iba pang mga ibon sa kanilang nasaksihan. Muli ay nahalin lang ng maiitim at mabalahibong pakpak ang dating magaganda at makukulay na pakpak na mga Paniki. Maging ang kanilang katawan ay nabalutan din ng itim na balahibo. Hindi lamang iyon, ang kanilang mukha ay nagbago na rin. Unti-unting lumabas ang malalaking tainga roon. Ang kanilang mga nguso at ilong ay umuumbok at mapupungay na mata nila ay mistulang nanlilisik. Nang makita ng mga Paniki ang mamukha nila sa batis, nagulat sila sa kanilang bagong anyo. "Mula ngayon, sa gabi na lamang kayo lilipad at hahanap ng pagkain. Patuloy kayong magiging takot sa sinag ni Haring Araw. Iyan ang nababagay sa inyo," sabi ng Diyosa. "Maawa po kayo sa amin," sabay-sabay na sabi ng mga Paniki. "Mula rin ngayon, hindi na kayo nabibilang sa mga nilikha kong ibon dahil na ibang uri na kayo ng hayop." Pagtatapos nito. Babaling na uli sana ang Paniki sa Diyosa, humingi ng tawad pero naglaho na ito. "Pinunong agila, nagsisisi kami. Ibibigay namin sa inyo ang maliwanag ng mga nalikom. Tulungan ninyo kami makausapin ang Diyosa na ibalik uli ang aming mga anyo." Pagsusumamo ni Amang Paniki. "Pikuno kasi sa inyo ang mainay. Mali ang ginagawa natin. Paano na tayo ngayon?" Umiiyak na sabi ng anak na Paniki. "Maisang salitang Diyosa, wala kaming magagawa." Sabi naman ng pinunong agila, "Kapag huay, lumipad na ito at palayo." Sumunod ang iba pang ibon sa kanilang pinulo. Mula noon, naging usap-usapan na ang mga nilalang ng ibon ang mga nangyari. "Kawawa naman ang mga Paniki," sabi ng isang kalapati. "Kawawa ba iyon? Pinagod tayo tapos ay may pagkain at liwanag naman pala sila," sagot ng isang tagak. "O nga, hindi dapat kaawaan ang mga iyon. Dapat lang silang parusahan, sabad naman ni Uwak. Pinagbigyan sila ng Diyos sa kanilang unang pagkakamali at nang bigyan sila ng isa pang pagkakataon ay hindi nila pinahalaga niyon. Binaliwala nila iyon. Laging nasa huli ang pagsisisi, mga kapatid kong ibon," sabi ng pinunong agila. Mula noon, ang mga Paniki ay hindi na nakihalubilo sa mga ibon dahil sa gabi sila lumilipad upang maghanap ng pagkain. Pero may isang katangian na naging kapansin-pansin sa kanila. Tuwing sila ay dumadapo, sila ay nababaliktad, nakabitin at nasa ibaba ang kanilang mga ulo. Ayon sa mga ibon, ito raw ay dahilan
na nahihiya sila sa kanilang anyo at ito ay pagpapakita ng kanilang pagsisisi sa kanilang ginawang kasalanan. Sila na mismo ang nagkusang tuluyan ng ibahin ang kanilang katangian. Diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa alamat ng mga paniki. Thank you once again for listening, guys, into my channel. Please don't forget to subscribe, like, and please hit the bell para ma-update kayo sa mga next video.